Okay mga maamin sir, magandang araw po sa inyong lahat. Meron po tayong napakagandang sewing machine po dito. Limited stock lang po ito mga maamin sir at limited edition po. Dahil may karakter po siya dito mga maamin sir. Yung paglalagay po ng sinulid natin, ganito lang po siya mga maamin sir. Ayan, tatanda nyo po mga maamin sir, ito pwede natawag natin tension para hindi po magtuwalya or magbuhol yung tahi natin sa ilalim. Ayan po mga maamin sir, din isusunod naman po natin dyan mga maamin sir, ito pong bobbing natin. Kung paano po natin ilalagay dyan sa ilalim, din ganyan lang po siya mga maamin sir. At yung paglalagay naman po ng sinulid, ganito lang po siya mga maamin sir. Napakadali lang po siya at napaka smooth yung paglalagay ng sinulid. Okay, so ayan po siya. So ayan po siya mga maamin sir, pick up na natin yung sinulid natin sa ilalim. Itataas natin yan at ilalagay po natin ito. Ang kaganda nito mga maamin sir is napaka-friendly use po siya. Meron po siyang drawer dito mga maamin sir at kompleto po siya ng gamit nandito po siya mga maamin sir. Okay? So pag wala po yan, pwede nyo po ibalik sa amin at lagyan po natin. Or mag-PM lang po kayo pag wala po siyang mga gamit mga maamin sir like accessories, bobbing, and needle. So ito po yung suotila natin mga maamin sir na maong. So ayan po siya. Then maglalagay po tayo ng tela. Ito na po siya mga maamin sir. Yung pangmaong po natin is number 2. So pipindutin natin yan para makita po natin yung performance ng ating sewing machine. Ito po ay reverse at rasabante niya po yan mga maamin sir. Okay, then yung number 3 naman po is para po yan sa mga cotton mga maamin sir. Kung sakaling kayo itatahi ng mga damit at mga cotton, so number 2 po yung kailangan natin gamitin na stitches na diretso. So ito po siya mga maamin sir. Ipapakita po natin yung actual na natahi at nabuo na stitches ng ating sewing machine. Ito na po siya. Okay, so dyan lang kayo mga maamin sir. Ito po siya, ayan po. Kikita nyo po sa ibabaw at saka sa ilalim. Napaka solid po siya mga maamin sir. Then susunod naman po natin dyan kung paano po tayo gagawa ng zigzagger. So napakadali lang po yan yung zigzag natin mga maamin sir. At saka yung pang edging nya, pang garteres, button holder. So ganito lang po siya mga maamin sir, yung zigzag natin number 7 para sa mga cotton at maninipis na tela. Then yung number 8 naman po is para po yan sa makakapal or mga maong na tela mga maamin sir. Ayan, okay, so pang maong number 8. Then pang garteres natin is yung number 9 at number 10 mga maamin sir. Yes mga ka-sewing machine natin dyan, kung kayo po ay may kailangan about sa sewing machine, huwag po kayo mahihiya mag-message sa amin at mag-PM. Okay, so dito naman po tayo sa pang-garterize. Then boboto natin yan para tumakbo po yung sewing machine natin. So ayan po siya mga maamin sir. Dalawang klase po yung garterize natin, yung number 9 at number 10. Then yung pang-button holder natin is tatlong klase po siya mga maamin sir. Okay, so napakadali lang po ito gamitin mga maamin sir. Easy to operate at friendly use po siya mga maamin sir. Ayan, then papakita natin sa inyo kung nabuo niya po ito mga ma'am and sir. So ito po yung ginawa natin pang garterize para sa mga malalapad na tela. Dito naman po is para sa mga makikitid na tela mga ma'am and sir. Napaka solid po siya. Then gagawa po tayo ng wallet or button holder para makita po natin yan. So ito po siya yung pang button holder natin. Gagawa muna tayo ng letter AC bago tayo mag-step ng B at saka D. Ayan. So ayan po siya mga ma'am and sir. Yung letter D, assign dog is abante po ang takbo ng ating sewing machine. Din lock ulit sa easy. Din pagkatapos sa mampo, letter B, assign boy para umatras po at mabuo po yung button holder o wallet ng ating sewing machine. So ito po siya mga maamin sir, yung ginawa niya. So ayan na po siya. Ayan, napaka solid at napaka perfect po. Back to back po yan mga maamin sir. Okay, then gagawin naman po natin yung another stitches ng ating sewing machine. Mag-steady lang po kayo dyan mga maamin sir. So ito na po siya mga maamin sir. Ayan, okay. So ito po, hindi pa natin nagawa yung double stitch or yung kadinang tahi para sa mga pang baston. Kung kayo po ay gusto gumamit ng baston na tahi, number 4 po siya. Tapos yung pang edging po niya is number 5. Double zigzag is number 6. So ayan po siya. Lahat na po ng disenya nagawa natin mga maamin sir. At kung sakaling nagustuhan niyo po yung video natin mga maamin sir, baka naman po pwede makahingi ng follow, like, and share sa ating video para marami pong makakapanood sa ating mga video mga maamin sir. Pa-mention din po kung kayo po ay creator mga maamin sir sa ating page. At huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Mato Panumpang po mga maamin sir, para makatulong po tayo sa katulad natin
creator, okay? Content creator, mga mamin sir. So ito na po siya, mga mamin sir. Ipapakita ko na po sa inyo yung nagawa niya. So ito na po siya, yung pinaka final at pinaka last but not the least, okay, mga mamin sir. So ito na po siya, mga mamin sir. Ito, ayan po yung pagsigsag na double, then aging, then double stitch. So nandito po yung harap niya, mga mamin sir. Napaka solid po yan, okay? Kung kailangan nyo po ito, mga mamin sir, huwag nyo po kalimutan mag-message sa amin para po maisend po namin sa inyo kung magkano po yung sewing machine natin. At mayroon po tayong ibibigay dito na discount pag kayo po ay nag-avail ng sewing machine, mga mamin sir. Okay, so murang-mura lang po yan, mga mamin sir. May discount po yan na pag kayo ay nag-avail. So thank you so much po sa inyo. God bless, more power, and peace out po.